salita ng accident, di ba? Literal talaga, ang kakulungan yan, hindi naman dapat o hindi naman kailangan, pero nandyan. So kapag dinilan natin yung aksidente dito noong July 2, 1993, pwede ba natin sabihin kailangan mamatay sila? Hindi. Kahit nangyari, hindi dahil kalooban ni Lord na mamatay sila, kundi yung kalooban ni Lord magturo sa atin ang mahalagang mga lessons sa buhay. Ang isang bagay na natutunan ko na po pwede nating i-apply na pamalit, although hindi naman natin talaga mapapalitan yung statement natin ng mga aksidente sa life. Ang pwede natin i-substitute doon, matagal na rin po natin napakinggan. Ano yun? Everything happens for a reason. Mas magandang pakinggan po yun kaysa sabihin walang aksidente, kasi nga totoo may aksidente nangyari. Pero ang matanong, anong rason? Bakit nangyari yun? Pagka-tinrace pa ko yung pagkabata ko, siguro may mga pahiwatig na nadarating ang punto, aapak ako sa bukawe at makakasakay ng isang pagoda. Isa po sa mga pinakaunang naintindihan ko ng basahin noong bata ako ay isang Gospel Comics edition na ang kwento, ang highlight ng kwento, yung nangyari po dito. Hindi po ako nakakaapak dito, hindi pa ako nakakanood ng TV kasi wala namang TV sa amin dati. Pero yung po pangalang Sajid Bulik, matagal po na akong nabasa. Matagal po na pong nakita kung ano yung ginawa niyang kabayanihan. Although iba iba po ang version ng pagkakasalaysay, yung version pong nakatatak sa akin, yung panel mismo ng comics na yun, naalala kong sabi po doon, ligtas naman na siya eh, kasi bago na siya lumangoy. Pero anong ginawa niya? Nagligtas pa siya ng iba. Hindi isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng kaya niya. Kuminto lang siya nung siya na mismo ang napahamak. Hindi po alam mo nabasa na ni Sajid to noon, pero hindi man niya nabasa kahit sa buhay niya. At yun po yung panawagan sa ating isa. Ano man ang mangyari, sana ginagawa natin yun out of love. Pag po tayo sumasakay ng pagoda, ano bang dahilan natin? Sana dahil mahal natin ang Diyos. Wala namang sinasabing bawal na mag-picture taking, okay lang, ginagawa ko din yun eh. Hindi naman bawal na magkwentuhan. Nakikipagkwentuhan na ako kanina. Pero kung ang lahat ng ginagawa natin, hindi ang ending ay yung pagmamahal sa Diyos sa kapwa, ibig sabihin nun, hindi po natin dapat ginagawa. So kahit na tragic yung nangyari kay Sajid at doon sa ibang mga nagligtas, kalooban ni Lord na mag-instrumento sila ng pagliligtas para yung mga nabuhay noon, makasama pa rin natin hanggang ngayon. Kung tunay ka nagmamahal, hindi mo hahanapin yung rason bakit nangyari yung aksidente. Pero kung ikaw ay nandun, ang mas hahanapin mo, hindi yung problema, kundi yung solusyon. Kung paano nagsusot tayo ng life vest pag nakasakay sa pagoda, sana pag tayo nabubuhay, we are living at our best. Sana habang tayo ay naglalakad, kahit wala ka sa pagoda na naglalayag, sana yung buhay mo, i-consider ang paglalakbay sa ilog ng buhay na may simula at may katapusan. Pero ending ang langit na dapat naman talaga natin tumukan. Mga kapatid, yes, there are accidents in life. But even if there are accidents, everything happens for a reason. At ang goal natin sa buhay, sa kabila ng trahedya, ang mabanaagan natin ang mukha Diyos na nagnais na makasama tayo lahat pagkatapos ng lahat ng ito. Anuman ang mangyari sa atin, asahan nyo, kasama natin ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.